Good day, everyone. So this is Lecture Vlog, kasama ang inyong lingkod na si Sir Jade. So our topic for today is all about computer reservation system under the subject of applied business tools and technologies. So are you ready? 2 hours later. So our topic for today is all about computer reservation system. Learning objectives is to give the definition of computer reservation system, to discuss the basic functions of the CRS, especially in airline and travel industry, and to describe the different benefits of the travel CRS in travel agency and as well as airline. Are you ready? As an introduction, we all know that the travel is one of the top business areas because nowadays, most people, they love to travel. Kaya ngayong iba, kahit COVID-19, gusto pa rin mag-travel. Kaya nga ngayon, yung iba sa kanila, nakapag-book na through sa mga airline websites or nakapag-book na with the arrangements of the travel agencies. It employs various technological advances and offers numerous benefits to both travelers and travel agencies. So that's why meron ng mga GDS ngayon and the CRS. Na because of the technology, ang ganda ng benefits nito para sa mga travelers at sa mga travel agencies. CRS, or Computer Reservation System, it's one of the most widely used tools in the travel and tourism industry. In fact, it has revolutionized the whole industry. Okay, so we all know that these tools, that all vendors, hotel, airlines, cruise ships and so on, they have their own CRS which connects to the global distribution system. What is computer reservation system? You know the answer, please comment below. Yun. Very good. Okay, so when you talk about CRS, a computer reservation system, also known as the central reservation system, it is a web-based software used by travel agency and travel management companies to retrieve and conduct transactions related to air travel, hotel, car rentals, and other activities. So, when you talk about CRS, actually, this is a web-based software na ini-install po, no? Ini-install ng mga airlines, ng mga travel agencies, ng mga hotel, ng mga, or other mga cruise lines or other na other travel related sectors which is nakakapag-provide ito ng mga transactions. So they have conducting transactions, okay, especially sa airline, talaga number one airline. So lahat ng kanilang mga flights, pati mga fares, mga schedule of flights, dito nila nilalagay dito sa computer reservation system which connects to the travel agency directly or even in the GDS. It was originally designed to be used by airlines. Of course, early na nag-start neto. But was later extended to be used by travel agencies. So, ngayon, yung ibang mga travel agencies, na yung mga kilalang mga travel agents sa buong mundo, meron na rin silang mga CRS na you can book directly, especially sa mga online travel agency, or you can book to their websites. So that is a CRS, okay? May mga kanya-kanya na silang mga reservation system. And then of course, the GDS to book and sell tickets for multiple airlines. So, mga later, after the CRS, na-introduce naman si GDS, which is ito na yung pinaka-ginagamit sa buong mundo. Okay, so na-discuss ko na po sa lesson 1. Okay, additional definition. The CRS, actually, dun sa airline deckhouse that manages ticket distribution, okay, ang tawag doon CRS. It's responsible for storing and managing all flight-related information, inventory, and ticketing. So additional here, yun nga, lahat dito ng mga, flight services nandito na. Yung kanilang mga inventory, lahat ng mga information service nila,
And then even the ticketing schedules, fares, lahat nandito na sa CRS. So this type of software is present in any organization that distributes its inventory online, namely hotel, airlines, cruise, which is it allows manager to control reservation on all distribution platforms, sa lahat-lahat ng platforms, mapa online travel agency, mapa GDS, and directly na lang or directly to their ticketing. Okay, sa ticketing office ng airline or sa ano, sa hotel, meron din mga CRS ngayon. Okay? So when you talk about airline reservation system, so which is ito yung ginagamit ng airline, ito yung sa kanila. Okay, which is integrated to a larger passenger service system na kung saan ang passenger service system included dito yung ARS, yung airline which is the airline reservation system, the airline inventory system, and of course the departure control system. So para mas maintindihan nyo, I'm going to discuss the airline distribution software. Okay, so as you can see in the diagram, okay, this is the airline PSS. Under niya ang computer reservation system, inventory or airline inventory system, merchandise system, and DCS, which is the computer reservation system. Nakakonnect na to sa mga kanilang airline websites, sa online travel agencies, sa mga different network engine, and of course, which is connected din sa mga travel agencies. Okay, how about the inventory? When I talk about inventory, ito naman, yung mga no record. Nandito lahat ng mga record transaction ng isang airline. Okay, merchandising system. When I talk about merchandise system, lahat ng mga product na ino-offer sa nilang customer. And then, this is DCS, this departure control system. Is lahat ng mga services ng airport and na pinaprovide sa airport. I mean, yung lahat ng mga service na pinaprovide ng airline sa airport. So, doon itong DCS na to, departure control system, konektado na ito doon sa lahat ng mga airport. Kaya example, pag ikaw umalis, pag umalis ka, papakita mo na lang yung ano mo, yung electronic ticket, which is make record na sila doon, pati yung sa pag-alis mo, sa pagsakay mo ng aeroplano during your departure, pag-alis mo doon, papunta ka doon sa may gate, or pag-boarding gate ka na, so lahat, hanggang nandun yung, doon pa, lahat ng informations mo, nandoon sa kanila. So hanggang sa pagsakay mo na sa aeroplano. Okay, and then of course, this ERS inventory, the merchandising system connected to the GDS. And then of course, the GDS also connected din dito yung APCO tsaka OAG Innovata. And then of all these, ito mga ito, dito, alin, dito sila bumabase or dito din bumabase yung mga e-commerce, mga different e-commerce website, OTA, meta search engine, and mga travel agent. Okay, so when you talk about PSS or Passenger Service System, it is airline uses software solution. So under ito ng airline, ano to, sistema ng airline ito, also known as the Passenger Service System, okay, which is comprised of Central Reservation System, Airline Inventory System, and Departure Control System. Okay, ano bang ano hawak ng PSS? Ano bang laman nito? It includes data storage, internet booking engine for direct booking processing, merchandise system for ancillary distribution, okay, such as yung mga ano, yung mga suppliers nila na which is na kailangan dito, example yung mga damit na binibenta nila, yung mga pagkain, so konektado na lahat yan diyan sa passenger service system. Well, look at this system closer later in the article. Some key players among PSR use Skies by Navitaire, Altay by Amadeus, Avantik by Bravo Aero. So, itong mga company na ito, may partnership sila ng airline para kung saan mag-provide ng software. Na kung saan itong software na ito, nandito na lahat ng kanilang mga, ano, ng kanilang ng mga for transaction regarding in passenger service. Okay, mapa CRS, departure, hanggang departure control system, and then airline inventory
system. So diyan, ito yung ginagamit ng ano, ginagamit ng airline para maikalat nila yung mga informations nila sa mga travel agencies, sa GDS, sa kanilang CRS. Okay. At nandito din yung kanilang mga records, which is under nga ng inventory system. Okay, so this is passenger service system. Awak niya central reservation system or CRS, airline inventory system, and departure control system. So these are the components ng passenger service system. Sa airline reservation system, under niya nito yung schedules, fare tariffs, reservation ticket records, which is lahat ito also connected to the GDS, the Global Distribution System. Ang airline inventory system naman, yung mga seat availability, sapat available seats, na which is ang merong record din nito, yung dispatcher ng airline. Kumbaga, yung available seats sa isang flight po, bawat fleet nila or yung aircraft. Example sa aircraft nito, during this flight, ilan pang available seats? And then yung mga class of travel, kung economy ba, business or first class. And then the DCS, which is ito, lahat ng mga airline service na gagawin sa airport. Yung seat confirmation, weight check, boarding pass, share info with security agency, na kung saan doon to during integrated passenger service handling sa may airport. Na kung saan nagsisimula ito sa check-in counter ng mga ground attendant hanggang sa pinaka-gate agent doon sa may boarding gate ng airline. Okay. So, this is the diagram shows na itong PSS, the Passenger Service System, sabi ko nga, konektado dito sa GDS because of the Computer Reservation System. And then, itong GDS na ito, which is example, pag ginamit ng mga travel agency, ito na yung, ang dyan magbubook yung mga travel agency para sa kanilang mga, yung travel agency para sa mga customers. And then, of course, meron tong ticket na ipinoprovide. The electronic ticket para sa mga customer. Okay, and then the GDS, of course, magpapadala kay PSS ng transaction, which is called, ito yung BSP, the Billing Settlement Plan. Example, nagbayad na to siya, no? Nagbayad na tong travel agency galing dun sa ancient consumer or sa customer. So, yung record yan, yun yung tinating na Billing Settlement Plan. Okay. So, madi-deliver yan automatic to the or mga settlement files. Madi-deliver yan to the passenger service system. Okay. And then, this DCS naman, connected with DCS. So, connected na to sa interline partners, which is yung mismo airline mismo, or pwede din sa mga ground handlers, or example, di ba yung mga airline konektado sa dating Miascor, sa PAGS, sa Macro Asia, okay, sa, at sa Dinata, yung mga kanilang mga ground handling companies. So, meron din silang record noon. Hindi lang po sa mismong airline din, kung saan nandoon. Or doon din sa mga ground handling companies, such as yan nga, yung sinabi kong dating Miascor na nagsarado na yung Dinata, yung PAGS, and then Macro Asia. Okay? When I talk about airline reservation system, so, it is part of CRS, also known as flight reservation, which contains schedule fares, reservation, ticket record. So, this is, ito yung mismong hawak ng airline. Ito yung kung saan, ikaw mismong customer, pwede ka na rin mag-direct sa kanila. Pwede ka na mag-direct booking, especially kung may sa kanilang mga websites. Okay? It goes is to support booking through different distribution channels. So, ano yung in-store nito? Mga database, fare tariffs, rules, booking conditions. So, lahat nandoon, pati yung mga zones, mga class, and inventory buckets, or yung tinatawag ng mga, yung PNR, yung passenger name record, na which is, magkoconnect ito to the inventory system ng airline. Yan. An airline sends its inventory booking data to the GDS, the main hub or distributors of NS. So, as well as in the GDS. Okay? And then, ito. So, yan yung normally, di ba, nakikita natin sa websites. Yan.
ba, maander o kusa o, you know. Okay, so balik natin. Makita nyo, o yan. So you can book your flight there. And then yun yung mga criteria, select flight, and then flight itinerary, your contact information, flight itinerary, information yan, may booking terms and conditions. So yun yung normally nakikita nyo. Ayan, o. Oh. Yan. O. Oh. Yun, so lahat, nandiyan na terms condition, tapos yung forms of payment, nandiyan na rin. Nakapag, ano ka na yung, pipili ka ng mga criteria mo hanggang sa, ano na, ikaw rin mismo kayang-kaya mong gawin ito. Kahit nandun ka sa website ng mga airlines. Okay? Okay. Next. A GDS collects inventory and schedule data from the following sources. So, of course, ang GDS, kumukolekto ng mga inventory tsaka ng mga data sa mga different sources such as ito nga yung APCO, when ito about APCO, Airline Tariff Publishing Company. Kasi when ito about tariff, tarifa, nandiyan na lahat ng mga ano, lahat ng mga fares or mga fare collection and distribution ng mga airline. Kasi lahat ng mga ano, for airline, ano yan, may mga ano yan, gumagawa sila ng mga ano nila, nagko-compete sila ng mga, ng pricing, nagpa-pricing sila ng kanilang mga, lahat ng mga flight, yearly, pinapricing na nila yan. Tapos, dinideliver nila ito through the APCO, which is the Airline Tariff Publishing Company. So, it is reviewed by the APCO, okay, and then, which is approval by the IATA, and then ito, ipapasok kay GDS. Okay? And then, ang official airline guide naman, ito naman, yung official airline guide, itong data na ito, actually, ang official airline guide, in a form of book, PDF file, which is sinisend ito through GDS din. And of course, it is approved by the IATA. Kaya ang IATA, yearly, naglalabas sila ng mga manual fare, which is yung APCO, galing sa APCO, tsaka yung ano, yung official airline guide, nandoon na lahat yun sa IATA. Ginalabas sila ng mga book yearly na lahat ng mga airlines, airline information schedule nila, pati mga fares nandito sa buong libro na ito. Na ito, binibigay sa lahat ng kanilang mga accredited members. Okay? So, itong official airline guide na ito, nandyan lahat ng mga schedules. Example, sa 2020, lahat ng schedules ng Philippine Airlines, nandyan na. Kung anong araw, anong mga flight number, everything. As well as Inovata. Ito kasi Inovata na to. It is a company na kung saan itong mga ano na to, itong mga schedule na to, binibigay sa Inovata. Bakit? Para to sa mga federal company or mga federal states, federal states country. Okay? And then the Airline Passenger Service System for inventory and ancillary service naman. Okay, so this is APCO website. Okay, ayan yung APCO. Kung saan, pwede nyo rin ma-check ito at malalaman niyo yung mga fares diyan. Okay, mga pamasahe ng isang mga different airlines. Okay, as well as ito yung OAG timetable or official airline guide. Actually, ang tawag ko diyan ay ABC Airlines. Okay, the ABC Airlines kasi lahat ng mga airlines from A to Z nandiyan na, which is nasa IATA 'yun. Nasa IATA 'yun yung ABC Airlines. Pero bawat airlines po, may kanya-kanya silang mga timetable na sa lahat ng kanilang mga travel agency or sa lahat ng kanilang mga partnership. At even, makukuha nyo din yan sa mga travel expo. Meron nyo sa mga travel expo na makakakuha kayo ng copy nito para ma-identify nyo kung paano magbasa nito. Okay? Actually, madali lang aralin ito. Yung alam, ginagamit ito for manual computation. Manual computation ng mga airline. Example, kung paano wala ng mga ano, wala ng mga CRS. Example, nag-brown out. O, example, walang system. Manual pricing and manual scheduling ang ginagawa. That's why may mga OEG. So, remember, before, yan ang ginagawa ng mga airlines or yung ginagawa ng mga travel agency for manual scheduling and manual ticketing. Okay?
So yan, bawat airline, lahat ng airlines may mga official airline guides. Sa IAT, ang tawag yan, ABC Airlines or ABC Airways. Okay, and then ito nga. So yung airlines magpo-provide ng fare distribution, magdi-distribute siya ng mga fare doon sa app ko. While ito naman at yung mga schedules naman ibibigay sa Inovata or sa official airline, which is itong dalawang ito nakakonektado, ilalagay sa GDS, sa Amadeus, sa Sabre, or sa Travel Report. When you talk about new distribution capability, ito, kasi dahil sa mga yung mga airline na nalulugi dahil sa GDS, nalulugi, kasi nga, di ba lahat ng airline dapat konektado sa GDS. Pero, minsan man, no, mababa yung kinikita nila kasi nga, ang laki din na nakukuha ng transaction ng GDS. Lalo na, hindi sila direct to the passenger. Such as yung mga yung Ryanair noong 2017, yung Ryanair hindi ano na nag-stop sila ng partnership with Amadeus. Talagang lahat ng kanilang ano nagda-direct na sila, nagda-direct yung mga passengers sa kanila. So hindi or yung travel agency. Okay, wala nang GDS as well as the Lufthansa na ini-encourage nila yung mga passengers nila na mag-direct booking na kasi nga ang laki din yung porsyento na kukuha ni GDS. Okay? And then, of course, ito, in-introduce ni IATA yung new distribution capability noong 2015. It's a new standard was created in the hope of replacing the existing communication system. Kung saan, itong APA na to, or yung tinatawag na application programming interface, lahat ng mga, ano doon, lahat ng mga informations ng airline about sa kanilang services directly na magko-connect to the online travel agencies or sa mga online travel agencies para mabilis na rin yung access sa kanila. Okay, the NDC main event is that it can share the full content from airline API which enables airline to access customer information, personal user experience, and sell ancillaries and seat from outsourced bypassing most of the third parties. So that's why etong ano na to NDC because of the NDC nag pirom-prom na inintroduce ni IATA no 2015 na lahat etong airline na to yung kanilang API okay connected to the online travel agency kaya yung mga passengers they can book their flight to the OTA na which is not only connected to the GDS but also connectado na rin sa directly na to sa airline. Okay, so today, dozens of airlines and IT companies have adopted NDC capability. But GDS is still the main distributor in the industry. Okay? So here, makikita nyo po sa diagram. So lahat ng mga sa airline, lahat ng mga fare, tsaka schedule, which is connect, diretso na to sa travel agency through the means of NDC nga. Okay? So lahat ng mga last service directly na online travel agency. Okay, the main, okay, let's back go back. Okay, since, yun nga, konektado na sila sa ano, because of the NDC, konektado na sa mga OTA. Siyempre, meron ding CRS pa rin, which is ito pa rin. Yung CRS mismo nila, yung CRS and API, konektado doon. So, ngayon, pag-usapan naman natin, what is the main objective of CRS? Number one, is to make as a one-stop service shop and eliminate physical and geographical distances between mediators and consumers. Kasi di ba normally, yung mga tao nag-walk in to the airlines. Okay? Para maiwasan yan, kaya may mga websites na. May mga airline website na o mga flight reservation system na kung saan yung mga travel, mga passengers or mga customers, they can book easily na to the CRS. Okay, using the airline reservation system o yung website mismo or mga online website ng airline. With universal coverage, this distribution system provide information for airlines, hotel car rentals. Na ngayon, lahat ng hindi lang airline, lahat ng mga sectors ng tourism, meron na mga CRS. And as well as mga corporations and events, meron na rin CRS na kung saan you can book your event,
You can book your cruise sa cruise lines, hotel, everything because of their computer reservation system. Okay. What are the some basic functions of computer reservation system in the travel industry? Okay. Number one, display travel services with prices and image. So, yun yung maganda doon, no? Yung function ng CRS. To display, i-display yung mga different prices. Okay? Or yung mga images ng mga rooms ng mga hotel doon sa kanilang CRS. Inventory and reservation management. Kung saan, ikaw mismo na pasahero, makikita mo yung breakdown ng expenses lahat-lahat. Example, yung presyo, pati yung mga tax, makikita mo doon. Okay, and then, at meron din, may record din ang airline, which is yun yung magiging PNR, the passenger name record or record locator. User-friendly reservation system. Kahit saan, actually, ang computer reservation system, meron na rin ito, konektado na rin ito sa mga mobile apps. Kasi di ba lahat ng mga, may mga airline na rin kasi na may mga app na you can book. Okay? You can book through the mobile phone, for example, to the baya.com using the mobile app and so on. So it's easy na. User-friendly reservation system. Online payment, gateway integration. Wow, online payment. So ngayon, because ang bilis na ng technology, pwede ka na magbayad through yung GCash, pwede na po sa GCash or sa 7-Eleven, pwede na. Or sa mga lahat, basta PayPal and so on. Or using credit cards, pwede na. And then, customer data management. So, ito, about dun sa information ng passenger, yan, naka-record na. Actually, ito, i-email pa nila sa ito, kaya nga may email notification. So, i-email pa nila sa yan para lahat, yan yung magiging electronic ticket. And then, also, you can book, may booking cancellation po, example, nagpa-book ka ngayong gabi, pero hindi mo nabayaran. Kailangan within 24 hours, mabayaran mo. Pag hindi mo na, makakancel yung booking. Okay, magkakaroon ng cancellation ng booking. Example, because of the sa cellphone mo nga, sa cellphone mo nga nagpa-book. So, wala ka namang GCash, wala kang pera. So, gusto mo, magbabayad ka sa mga bayad center. O ngayon, within 24 hours. So pwede mag-cancellation. Or, pwede mag-cancel yun. Or, example, pwede ka mag-cancel ng flight mo. Pwede ka mag-cancel. Yun yung maganda doon. And then, you can, malalaman mo din yung mga policy regarding sa refund. Okay? What are the major airline CRS system? So, ito yung mga major players. Actually, ang kilalang-kilala dito yung Aircore, which is an airline PSS powered by Microsoft Azure. So, ito yung mas ginagamit. And then, yan, yung Avanti. Yung Abacus, which is under nga nasabi, yung Abacus is also a CRS. Okay, yung CRS na ito, na minsan, yung ibang mga airlines po, ito na yung ginagamit nila. Okay, para lahat na kanilang mga transaction dyan nila ilalagay. Yan, may Kiyo, Access din, Travel Sky, and Aceleiro, Mars, and Radix. Okay? What are the benefits of travel computer reservation system? Actually, yung dami benefits. Okay. All the service-related customer information such as PNR or guest name record are recorded. PNR, ito yun sa airline. Guest name record sa mga hotel. Okay? So, lahat ng kanilang mga related customer information or service customer information mare-record sa CRS. Sa CRS, okay? Which is yung sa PNR, ang tawag dyan, record locator. And then, sa hotel. So that's why, pag ikaw nagpa-book ka, sample, pinakita mo yung electronic ticket mo, may record na ang departure control system doon sa may check-in counter ng ground attendant. Makikita doon yung informations mo. At meron niyang numbers. So, kahit nga number lang ilagay mo yung receipt number or booking reference,
okay, makikita na doon yung information. Or the PNR, pag example, pinakita mo lang yung mismong PNR, yun, nakikita na doon yung information mo. Okay, mariretrieve na yun. Okay, as well as sa hotel din. Pag pinakita yung ano mo, pinakita mo yung hotel voucher mo, recorded na doon. Okay, kung ikaw ay nagpa-reserve through using the telephone, so tinignan ng ano yan, ng brand's agent kung meron kang reservation bago ka makapag-check-in. Okay? That's the benefits. Invoicing, accounting, customer and quota management is possible. So, it's easy na kasi lalo na sa accounting department po, ito yung at ito na yung ano, madali na yung paggawa nila ng mga sales invoice. Madali na rin yung yung kanilang ano, yung sa accounting nila, accounting transactions nila. So, mailalaan na. Madali nila magagawa yun. Kahit on that day, magagawa nila lahat ng mga accounting related transactions. So, lahat ng mga nagpa-book ngayong araw, okay, lahat ng mga nagbayad ngayon. So, may record na. Because of the record, it's easy na to compute yung kinita ngayong araw. Okay? High-speed network of information infrastructure. So, it's easy. Lahat kasi ng CRS kasi konektado na rin sa GDS. So, lahat yan, konektado yan sa buong mundo. As well as the CRS, konektado na rin sa mga online travel agency. At sa lahat ng mga customer na gagamit ng airline reservation system because of the website. Fare quote, ticketing, and voucher generating process. So, it's easy na rin. Okay? Because of the CRS, so, pwede na rin doon na sila makapagdabi ng electronic ticket, pati voucher, and so on. Madali na. Example, fare quoting. Example, please check, punta ko sa airline ticketing, or I'm going to check in the cell phone or in my computer. Okay. So, here, makukot ko na, kung example, Manila to ganito, yan. And then ticketing and voucher generating. Lahat yun. Okay. System can also store customer-related information such as all the services provided to certain customer type of payment service information, etc. Okay? So, lahat. Basta sa customer, madali na magagawa lahat yun. Pati mga types of payment. Okay? Kung MasterCard ba or Visa. Or pwedeng Gcash na nga, sabi ko. Madali na. And then CRS, our web-based application, which saves a lot of time up on administration work. So it's easy na nga. Interface technologies such as Amadeus Travel Port and APIs or XMLs. Na ito, connectado na to sa online travel agency. So madali na yung ano nito, yung interface nito with the different GDS and OTAs. Suitable for B2B and B2C business model. So, pwedeng example, from CRS to GDS, pwede. CRS to online travel agency. Or directly na to the cost consumer. Example ako, I'm going to book my own flight in the under website. So, it's easy. Okay? Include ang comprehensive admin console. Okay? So, lahat yan, madali, ikaw rin mismo, makikita mo rin yan. Ma-access mo din yan. Pero, nasa record dyan ng, ano, ng airline. Yung ma-access mo lang, paano ka makakapag-book. Okay? And offers custom reporting. Any question? Okay. So, if you have some questions, don't hesitate to ask me by comment below here in YouTube or by asking me. Okay? Okay. So, don't forget to subscribe my channel. Jadefortis as Pulongbarit. So, that's all. So, I hope you learn a lot. Okay? God bless. Stay safe. Bye-bye. O baka since nandiyan pa kayo, eto, tuturo ko sa inyo kung paano mag-book using the flight reservation system. Okay? Airline reservation system here in the Cebu Pacific. So, which is courtesy by Cebu Pacific. Okay? So, well, Manila to yan, Manila. Manila na lang. Yung, ano, example,
CN. Okay, so medyo delikado pa ngayon. Yan, yung mga at lowest zero, ito naman kinainin na yan. Turn on. Gusto ko ano yan. Gusto matagal. Confirm. Okay, so po, yan, ginawa ko ng dalawa. Highlights. Let's run for you. Okay. So may mga ito, may lumalos. Ayan. So yan, example. 1899. So, click na lang dito. Ito. Ayan, tapos go basic. Ayan, ito yung mga information sa booking summary. Okay. Ayan, so ito yung learn more about access and fees. So ito na. So kukontinue mo na to. Ha? So pag continue, continue kasi kaya pakita ko lang. Ha? Pakita ko lang. So ito yung total niyan. Okay, nandito yung mga terms and conditions. Okay? So, continue mo. Yan, you can buy here. Okay. Pag continue kaya, ibig sabihin ko na magbubuk ako. Pero hindi mo na ako magbubuk.